Itong July 2, ang 92nd birthday ng aking ina. Ngunit siyempre, kagaya ng lahat sa atin, iba ang birthday at nasa gitna tayo ng pandemya. Siyempre, ang pinaka-importante lang, siya ay safe at nabakunahan na rin. Sa edad niya ngayon, alam naman natin pagka yung ating mga lola, yung ating mga nanay, kaligayahan niya, siyempre makita yung pamilya niya. At ang mga institusyon at proyekt na pinungunahan niya nung panahon niya ng First Lady ay yung nagbibigay sa kanya ng sigla na nakikita niya na hanggang ngayon ay nandiyan pa at nakakatulong pa sa taong bayan. Lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Kaya't ang vlog natin ngayon, ang mother ko na ang magkikwento sa inyo kung paano nangyari lahat itong malalaking proyekto na hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin natin ang pakinabang na idinudulot sa tao. Kung First Lady ka pala, ang mga tao bago pumunta sa presidente, pumunta sa akin kung meron silang problema, mas akala nila mas madaling kausapin ako, which was correct. Kasi tumatalab ka agad ang puso ko sa puso ko kasi ulila ako, I was only 7 years old. Kaya I know what it is to be deprived. Pagka pala mawalaan ka ng nanay, miski may pera kayo, nawawalan ka ng lahat. High school ako, hindi ako nagpapamatrikula sa tatay ko, ako na. Natuto na ako mag-self-reliant. Kaya iniisip ko at ginamit ko, hindi lang ang aking pag-iisip, kung hindi ang aking puso, paano tulungan itong nahihirapan sa Pilipinas. Nambatag, dalawigan ng Ilocos Norte, ay nihalal at itinanghal na Pangulo ng Pilipinas. Laging presidente si Marcos, sabi ko, Ferdinand, now that you're president, what's my role? Now that I'm president, sabi niya, I'll build a strong house for the Filipino people. You make it a home. Then I reflected, what makes a home? Love. What is love made real? The good, true, and beautiful. What's the good, true, and beautiful? Culture. Kaya ang first project ko, the cultural center. First year or second year pa lang ako first lady, dumating si Rockefeller, taga New York. Siya ang kasama ng tayo ng kanilang Metropolitan Opera House. Yung pagpunta niya dito, gusto niya i-tour siya dito, tingnan ng Pilipinas. Lumibot ako ng lubis, wala tayong hospital, wala tayong hotel. Walang magandang makita ko. Nung nandoon ako sa harap ng cultural center ngayon, sabi ko sa kanya, you know, Mr. Rockefeller, there will rise the cultural center of the Philippines. Sabi niya, saan? Diyan. But that is water. Oh, Mr. Rockefeller, the first year are covered but with soil. The second year are dried the piles. The third year the building will rise. The fourth year the curtain will rise. Sabi niya, Madam Marcos, it took the Rockefellers at least 10 years to build the Lincoln Center. If you can only build that in the next 4 years that your husband is president, I'll take off my hat to you. So ang ginawa ko, halaghanap ako na sino makaka-reclaim. Tubig yan nung araw. At tayo ang nag-umpisa niyang reclamation niyang bagong siyudad dyan. Nag-reclaim ako para sa Folk Art Center, para sa Miss Universe. Nag-proclaim ako ng 20 hectares para sa convention center sa Coconut Palace. Lahat yan. Tayo nag-umpisa niyang new city na yan. Pwede palang gawing lupa yung tubig. Pagtayo ng cultural center, hindi pa tapos ang first term ni Marcos, ini-invite ko na si President Reagan to inaugurate the cultural center. Biniimbita ko si Rockefeller. Sabi niya, masyado akong impressed. Sabi niya, I'm speechless. Mahihiya akong pumunta doon na tinanong ko pa ikaw at hindi ako maniwala na gagawa mo ito. Nagawa ko na within the 4 years that Marcos was president.
pumunta ako for the first time sa China. At si Chairman Mao, hindi lamang kumamay sa akin, hinalikan pa ang kamay ko. Nagulat ako. Sabi ko, "Why did you do that, Chairman?" Sabi niya, "Because I admired you for so long. Because when you became First Lady, the first project you had was culture. You were attacked and you were subjected to many negative things. But you continued to finish the cultural center. You know, Mrs. Marcos, China," sabi niya ganyan, "was united not by the gun. Doon kami nagkaisa sa cultural revolution. Kaya tama yung iyong layunin para sa bayan." Kaya tuwan-tuwa nga ako. Mula noon, lalo naman lumakas ang loob ko. Nung ako inuutusan ni Sir at nangunguna pumunta ako sa iba't ibang bayan, ang ginamit ko talaga culture. Kaya ang mga dala ko, mga sumasayaw, kumakanta, yung mga magagandang mga suot, lahat. Sa dami-dami kong pinuntahan sa buong mundo, at the height of the Cold War, lahat successful. Bakit ang akin dala yung magandang kultura natin at kinatutuwaan ng lahat? Kaya, miski malamig, nalalamig na ako. Naka-terno pa ako. Pinakikita ko kung gano'ng kaganda ang terno. Yung reyna ng Austria, natuwan-tuwa sa akin sapagkat ang aking inuna e culture. E siya, head siya ng pinaka-prestigious na cultural event sa Russia. Sinasabi niya, kung meron kayong kailangan, magkaroon ng trend, magkaroon nito, kung ano-ano, advanced yung country nila, sabihin mo lang sa akin. So, naisip ko trend. I'd like to congratulate the light rail transit, particularly the engineers and workmen. Let's clap for all of these workmen. I suppose when we speak of workmen, that includes the best kapatas of them all, the First Lady. Nabayaran naman natin na mabilis kasi lahat na gusto sumakay ng train, unang first train yun. Tapos, later on, ginamit ko pa yung ilalim para itayo ang PGH. Nung naging First Lady ako, mga 20 years pa lang since World War II, at talagang sinira ang ating bansa at ating syudad. Halos walang mga hospital, ganito. Meron mang hospital, yung PGH nung araw, ang mga tao nahihiga sa hagdan. Paano naman yun nung gagaling? Merong mga tao na kailangan ng transplant. Hindi, sabi ko, magagaling naman yung ating mga doktor dito. Bakit hindi tayo magtayo ng mga hospital? Heart center, lung center, kidney center, children's hospital, tsaka PGH, lahat yan. Ako'y nagitla, nabibigla, tuwing gumalaw ang unang gina. Pagkat nung kami nagka-isang dibdib, ang kabilin-bilinan ko lang sa kanya, alagaan mo ang aking puso. At ngayon, tignan mo ang ginawa, napakalaking pag-aalaga. Ngunit, ang paliwanag naman niya sa akin ay yan daw ay pag-aalaga ng lahat ng puso ng lahat ng mamayan Pilipino. Ito yun, nung araw, nung tempo ni Marcos, ang aming programa talaga, womb to tomb. Kung humihingi ng bahay, ang hinihingi noon, hindi lang bahay eh. May bahay ka, itayo mo ang bahay, nakatira sila sa bukid.
paano sila mabubuhay doon miski may bahay sila? Ang palengke nasa baba, nasa iba-ibang lugar. Kaya naisip ko, pagka meron akong bliss project, ng housing project, hindi lang housing, kung hindi lahat, kompleto. Meron doon palengke, simbahan, meron doon eskwela, meron doon factory, may pagkikitaan. Lahat ng pangangailangan na dyan na huwag nang papuntahin kung saan-saan. Si Presidente nga eh, hindi lang ginawa yung settlement na isang bureau, ginawa niyan isang department. Hindi lang kami gumagawa ng bahay, lamang kailangan human settlement, pang-tao talaga. Among all the problems that confront us, none is more total and therefore more urgent than the problem of human settlements. Ang gobyerno, hindi lang tuwid utak, kailangan buo. Nung nawala ang nanay ko, and I had to fend for myself, doon ko nakita, mas malawak ang langit kaysa sa lupa. Kaya mas maraming solusyon kaysa sa problema. Kaya huwag kayong matakot dito sa mundo. May langit. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe.